Hello guys, kumusta? Ngayon ituturo ko sa inyo paano mag-commute by land travel mula dito sa Malaybalay, Bukidnon, Mindanao patungong Tacloban City, Leyte. Aalamin natin kung ano-ano yung mga sasakyan natin, magkano ang mga pamasahe, at magkano lahat yung magagasto natin sa buong travel na to. So huwag na natin patagalin, samahan niyo ako sa biyahe ko. Tara, let's go! So nandito tayo ngayon sa Malaybalay Public Terminal. Sasakay tayo ng bus patungong Cagayan. Ang babayaran natin is 225 pesos Malaybalay to CDO. Time check muna tayo. 12:27 ng madaling araw. Mahigit 2 oras ang tatakbuhin ng biyahe na to. So nandito na tayo sa Cagayan Bus Terminal. Mula dito sasakay tayo ng bus papuntang Butuan. Time check muna tayo. 2:35 AM. So nandito na tayo sa loob ng bus. 4 oras naman ang biyahe papuntang Cagayan to Butuan. Ang pamasahe naman ay 465 pesos. So nakarating na ako dito ngayon sa Butuan. Mula dito sa transport terminal nila, lilipat ako ng bus mula dito sa Butuan patungong Surigao. At ang babayaran natin is 305 pesos. Mula dito sa Butuan, tatakbo naman ang bus ng mahigit kumulang 2 oras papuntang Surigao. So time check muna tayo, 8:24 AM. So nakarating na yung bus na sinasakyan ko dito ngayon sa Surigao City. Ngayon maghahanap naman ako ng masasakyan sa either multicab or tricycle papunta sa Pataport, kung saan naman ako sasakay ng Roro mula dito sa Surigao tatawid ng dagat papuntang Southern Leyte. Bali yung napili kong sakyan is tricycle para mas mabilis at hindi kakain ng malaking oras. Time check muna tayo, 11:37 ay ng tanghali. Bali tatakbo yung biyahe ng tricycle mula dito sa terminal ng bus patungo sa port ng 15 to 20 minutes. 200 pesos naman yung binayadyo kay kuya. Dahil ako nga lang yung pasahero, naging Pacquiao system to. Tinulungan na rin ako ni kuya kung saan ako bibili ng ticket sa barko. San Ricardo Shipping Lines yung nabili kong ticket. Bali 300 pesos yung shipping fee nila. So nandito na ako sa port. Nag-check-in muna ako ng bagahe. Then maghihintay tayo sa departure area. Time check muna tayo. 12:02 na ng tanghali at ang sabi is alauna kami ng hapon bibiyahe yung barko. So mag-aantay na lang tayo. Bali yan yung sasakyan ko na barko. Maliit ito na cargo vessel at ang sabi nila is mahigit 2 oras lang ang pagtawid ng barko mula dito sa Lipata hanggang San Ricardo. So hindi ito pupunta sa Diluan Port, sa San Ricardo Port ito dadaong. Kaya instead na 4 hours na biyahe, magiging 2 hours lang. So ito sasakay na kami. So nagsisimula ng magkarga yung mga sasakyan, pati rin yung pagpasok namin ng mga pasahero. So nandito kami sa upper deck lahat ng mga pasahero. Kukunti lang kami. Maghihintay na lang kami sa tamang oras ng pag-alis ng barko dito sa port. Alas 2 na rin umalis yung barko sa port na instead na launa. Medyo nagtagal, so alas 2 yung naging departure namin. So bibiyahe na kami, let's go! Dumating na kami sa port ng San Ricardo. Then mula dito sasakay ako ng habal-habal dito kay kuya. At 20 pesos or 20 pesos yung pamasahe mula dito sa San Ricardo Port patungo naman sa terminal ng San Ricardo. So mula dito sa San Ricardo Terminal, sasakay naman ako ng van mula dito patungong Sugod, Southern Leyte. Bali 150 pesos yung pamasahe dito. Time check muna tayo, 4:35 PM. At tatakbo naman ito ng 1 hour and 20 minutes na biyahe patungo sa Sugod, Southern Leyte Terminal. Time check 6 PM. Nandito na ngayon ako sa Sugod Terminal. Ito sasakay naman ako ng van patungo na sa Tacloban City. 300 pesos naman yung pamasahe papuntang
Tacloban City mula dito sa sugod, Southern Leyte. Aabutin ng mahigit kumulang 2 oras yung biyahe. So guys, nandito na ako ngayon sa Tacloban City proper at exactly 9 PM ng gabi. Ito lahat yung total travel expenses ko. Umabot ng 1,965 lahat. So kung nakatulong sa iyo yung travel guide na to, please subscribe and hit the notification bell for more videos. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!